kitchen. Madam, naka-live ka na nga, madam. Nababasa mo yung mga tanong, madam? Yes, ma'am. Oh, ang saya! Ayun na! Nakikita mo na sa live? Oo, oh, ma'am. Pwede na ako flash on. Charot. Oo, wag na natin doon patayin hanggang mamaya na to. Sige, ma'am. Mag-mute na muna tayo, ma'am. Mag-ayos lang po ako. Mag-mute ka din, ma'am. Madam, naka-live ka na nga, madam.
Hi, Ma'am Rimat. Are you there? Oh, ay, sorry. Yes, ma'am. Good afternoon po. Ayan. So, thank you, ma'am, dahil pinaunlakan niyo po kami dito po sa admission na mag-guest po kayo sa amin this afternoon. So, by the way, let me introduce everyone that is watching. Ayan, wait lang. Ayan. Sorry po. So, ayan. Kasi pinalitan ko yung correction ng Wi-Fi. Sorry, madam. So, okay. Going back. Sorry po, ma'am. Sa lahat po na nanonood ng live namin today, I would just like to introduce our chairperson or coordinator of the Office of the Student Affairs, Ma'am Stephanie M. Bato. So, siya po ay kasama natin today kasi po siya po ay magsasagot ng mga katanungan regarding NSTP, scholarship, at saka po ano pa po ba yung mga sa pwede mong sagutin today, ma'am? Ayun, ma'am, about sa OSAS at lahat ng tanong na alam ko dito sa chat box. So, ayan. Yung kaya ko lang pong sagutin. So, ayan, ma'am. Padamihin po muna natin yung viewers, ma'am. Kasi para po isang sagutan na lang po tayo sa kanilang mga tanong. Napaka-fresh naman natin today, ma'am. Talagang pinagandaan natin yung mga viewers natin. Hindi nga eh, Char. Hindi pa yan todo. May questions na dito. Kasi nakahang ba tayo sa live, madam? Hindi, ma'am. Nakikita ko po yung mga tanong na iba. Tuloy-tuloy lang. Ma'am, na-pause ata sa part mo yung live. Ayan na, okay na, ma'am.
Baka pa nag-exit ka, ma'am. Meron pa, madam? Nakikita pa? Yes, ma'am. Nakikita ko pa naman. Pero parang nag-hang tayo. Para saan daw, madam, yung box sa taas dun sa certificate of grades? Ayun, sagutin na natin para hindi tayo matabunan. Opo. Yung box po para po dun sa certificate of grades, as you can see, kasi po, ayun po ay, doon po ilalagay yung, may mga boxes po doon. Naka-indicate naman po doon kung ano po yung fill outan ninyo. Basta po ayun po ay dapat magagaling sa advisor or someone po na nasa sa office. Para sa office po ng dati yung school para po mapirmahan po. Kasi babalik po yun sa inyo para yun po ang ipapasa nyo sa amin. From Joe Tanchico, paano po pag nag-stop ng isang semester tapos magta-transfer po sa CAVSU? You are considered as a transferee. Pero po, depende pa rin sa iyong status. Ano ka ba sa pinanggalingan mong school? Anong year level? From new curriculum ka ba? Kasi may mga considerations yan kapag ikaw ay magta-transfer. Pwede namang mag-transfer sa CAVSU, pero may mga policies kasi tayo for transferees. Kaya paki-indicate po kung anong status mo, anong year level ka, tsaka reason ng pagta-transfer. Ma'am, may nagtanong po si Bestie Arnico. Ano na po ang update sa full scholarship? Full scholarships, as of now po sa main campus, ang pinapamigay pa lang is year 2019. Kaya yung sa at main campus pa lang po yun, wala pa pong balita sa mga campuses. About scholarships po, regarding the amount, tsaka kung kailan marirelease, anytime naman po ay pwede nyong makausap si Sir Carl Roland Blasco. Siya na po ngayon yung bagong coordinator po ng scholarship. Yan ma'am, may tanong pa po ba dyan? So far dito po sa end ko, parang wala pa naman pong bago. Ask ko lang po kung pwede mag-request ng copy ng course curriculum. Need lang po ng request, a requirement sa ina-applyan na scholarship. Course curriculum, ito ba ay yung checklist? Pwede naman po. Anong course ka ba? Aerol Salivio. Anong course? Meron ako ditong hawak na checklist ng new curriculum at tsaka old curriculum ng IT tsaka CS. Old curriculum ng ibang courses meron din, pero new curriculum ng ibang courses wala. Sa registrar's office po, pwede naman kayong makahingi. Ask ko lang po kung pwede pong makahingi ng request letter for Form 138 and good moral po. Yung need po for requirements, nang hingi po kasi yung school namin ng request letter. Thank you po. Miss Ella Claire Makunat, please be informed po na ang Form 138 tsaka good moral po ay matik binibigay po ng school na pinanggalingan mo. Hindi po
hindi mo kailangan ng request letter galing sa school na lilipatan mo or pag-i-enrollan mo ng panibago. Ang school kasi like sa CABSU po, hindi po kami magbibigay ng letter of request o kahit na anong documents po na manggagaling sa amin as long as hindi po kayo enrolled. So, at your end po, gagawan nyo po muna ng paraan para makakuha kayo nung mga requirements na kailangan nyo bago kayo maka-enroll. Yes, ma'am. Ayan po yung kadalasan nilang tinatanong. Ano po? Kasi po ako din po eh nagtataka. Kasi po di ba talaga yan po eh dapat galing sa school at hindi po nila inire-request. Hindi po sila nang hihingi ng request sa atin. So tama po si Ma'am Steph, kagaya po ng palagi kong sinasagot, hanggang hindi po kayo enrolled sa amin, hindi po kami magre-release ng kahit ano pong request letter. Baka po kasi ma'am ang case nila ay hindi pa sila graduate, kumbaga wala pang graduation ceremony, kaya hindi sila binibigyan ng school nila hanggat hindi nire-request nung paglilipatan nilang school. So matik yon, right after graduation kasi ipipigay ng school nyo yung requirements na yan kasi kailangan nyo yan talaga pag nag-enroll kayo. Kahit hindi na kailangan ng request. Ayan. So may tanong din po tayo dito ma'am. Ma'am, pwede po bang pumunta sa mismong CBSU ba ko or sa Monday? Ano po ang purpose ng pagpunta nyo? Kung ang purpose po ng pagpunta nyo is magpapasa lang po ng requirements, pwede po. Iiwan nyo lang po siya sa guard, provided po na properly labeled po ang inyong mga envelopes. Ayan po. Pero kung walk-in po, mag-i-email po muna kayo sa registrar para po sa mga requirements na kailangan po ninyo, such as good moral, POR, at kung ano-ano pa po. Kay Mr. Sanico Gonzales Lomar, Ma'am Rimat, nakalagay dito, Ma'am, sir, ask ko lang po, yung application form po kasi, yung main campus niya is main campus. Ano? Form ko kasi, yung campus niya is main campus. Ang nakalagay, paano po ba ma-edit po yon or mabago? Sa Bacoor po kasi ako nag-apply. Nung pinili ko po kasi yung choices of school, Bacoor po pinili ko, pero nag-auto main siya, kaya akala ko normal lang po yun. Kaso pagtapos niya mag-finish process, kinabukasan, nag-email po sa akin yung main campus Indang. Pero sa Bacoor campus po ako nag-apply, paano po ba yun? Tinawagan ko na din po kasi yung number ng Indang, kaso wrong number po ang sinasabi. Ano po ang gagawin ko, ma'am? Okay, so bali po pagkaganyan, tawag po dito, paki-PM na lang po dito sa page yung application number nyo po para mahanap ko po siya. So, pag nahanap ko po siya at makita ko po na kayo po ay nag-apply sa Bacoor and sa Indang, i-coordinate po natin yan sa admission officer ng main campus para po matanggal yung isang entry po. Tapos po, ang matirang entry is yun sa Bacoor, tapos po pwede na po kayo magpasa via Google Form. Ayan po. Kasi po makikita po namin yan kung meron po kayong multiple entries. Yung name po tsaka po application number po. Ayun. Pwede po ba yung grade lang ng first quarter ng first sem? Kasi yun pa lang nabibigay. Thanks po. Si Virgie Paculba. Ayun ma'am. Po, pwede naman ma'am Rimat no? Ngayong application ng March? Opo ma'am. Pwede naman po ma'am. Just ayun. As long as quarter grades po. Basta po meron na po siyang series of grades. Wag lang iisang perasong subject. Kasi paano namin kayo evaluate? Ayun, pwede naman Miss Virgie. Basta po, right after ng isang sem, kung naka-isang sem na kayo ay i-require naman namin yung buong card nyo. Ipapasa nyo pa rin yung buong card. So for evaluation pa lang, kung ano lang ang meron ka, basta series of grades na, pwede naman ngayong March na application. Kailan po ang release ng test for the second sem ng 2019 to 2020, Ms. Kirsten Lozada? Please wait for further announcement po regarding this. Kasi kung ano pa lang po ang nare-release, yun pa lang naman din po ang dumating sa atin.
Magpo-post po si Sir Carl ng updates po kapag ka naman may dumating na na-check-in ninyo. Ayan, pareho lang po kay Mr. Sanico. Ma'am, ask ko lang po, mag-change pa po ba yung mag-change pa po ba yung LRN sa form na pinasa pag na-submit na? Baka may yung LRN number niya pinasa niya. And paki-email na lang yung binigay. So bali pagka in-email nyo kasi kami na lang ang yung admin na lang o kaya kung sino man yung available na humahandle ng page or department chairperson, sila na lang yung nagbabago ng LRN ninyo. So paki-email na lang yung page na kung ano yung mali tsaka ano yung tama para ma-edit po namin as early as now. Kasi po sobrang dami din pong entries. In 2 weeks time, libo na din po ang nag-a-apply sa amin. So make sure po pagka mag-a-apply kayo, make sure po na tama po yung mga nilalagay yung information. Kasi po any discrepancy or any problems when it comes to your application, may karapatan po ang CVSU bako or campus na i-void or hindi po i-acknowledge ang inyong application. Ayan po. Tama po ako ma'am, hindi po ba? Yun po ang ating policy. Ayan kay Ed, sir, and Toy. Hello ma'am, ask lang po, what if po ba yung card ko is naiwan sa province but I have a picture? But dala ko po yung NCAE result of good moral and at good moral and diploma. I just want to know if pwede to be followed na lang po ang card. Thank you po. Ay, kailangan po ang card, Mr. Ed, sir, for evaluation po kung anong strand ka, anong GPA mo nung gumraduate ka. Kung wala pong card, kahit po ipaskan mo na lang kung nasa province, kung meron kang mapakiusapan doon, pakisuyo mo na lang, pa-scan, o kaya pa-picture ng maayos, yung maayos na pagka-picture, tapos print mo na lang. Pero kailangan mo pa rin talagang kunin yung original copy kasi kailangan mo talaga yung ipasa. Ang card po ay original, ang Form 138. Yes po. Para lang po sa kaalaman ng iba, ano po, kami po sa CVSU Bacoor or very particular po kami sa pagpapasa ng requirements. Ang ginagawa po namin sa OSAS tsaka po sa guidance, iniisa-isa po talaga namin yan. Ganun po kami katindi. Pagka po pinasa nyo po yan, nakalusot po kayo sa online, eh iniisa-isa pa din po namin yan once na matanggap po namin. Kasi po, para hindi po magkaroon ng problema along the way. So kami po nila, Ma'am Steph, ang Team OSAS, lahat po ng pinapasa nyo pong requirements ay dino-double check din po namin. So make sure po na pag nagpasa kayo online, at halimbawa po, nadaya nyo sila, pag po pinasa nyo po yung original sa amin at kayo po ay nakitaan, pwede po namin i-void ang inyong application. So make sure po that you send everything and you answer everything with all honesty po. Tama. So ayan, iniisip namin yan. Ayan, good PM po. Ask ko lang regarding sa certificate of grade. Dapat po sa grade 12 yon. May nakuha na po kasi kami galing sa school. Grade 11 po yung binigay. Hindi po pa pwede yon. At kailangan po ba yung certificate of grade na galing sa inyo ang dapat talaga ipasa? Hindi po kasi namin na-print yon. Salamat. Kung grade 12 graduate ka, edi yung grade mo ng grade 12. Yung latest po ang kailangan nating ipasa kung ikaw ay graduate o kung nasa grade 12 ka na. Kasi malay ba natin kung nag-iba ka ng ano, nag-iba ka ng strand o kaya ang dami mong bagsak nitong latest, ang tataas mo sa grade 11 pero pagdating ng grade 12. So yung latest po ang pagbabasihan natin for evaluation, okay? Miss Sheila Lacanaria. Ano po yung requirements po para sa academic scholarship this academic year? Thanks po, ma'am. Yung ano lang po, yung inyong Miss Bestie. Certificate of grades lang, katunayan na ang inyong GPA ay walang 3. At saka walang 2.75 at ang GPA nyo ay 2.5 pataas. Ayan.
Ayan, ma'am, may tanong po dito. Ma'am, pwede din po ba mag-ask dito ng about sa admission ng main campus po ng CVSU? Ms. Mary Claire Tabuldan, ano pong specific na tanong since pare-parehas lang naman po ang policy ng lahat ng satellite campus pati po ng main campus? Yes po, pwede naman po namin i-cater. Basta po alam namin ang sagot. Good day. Pareho lang pala to. Ma'am, mag-change pa po ba yung info sa form na pinasa kapag na-submit na? Ano pong specific info yon? Kasi po madami po tayo information na nilalagay. So, ayan po, kagaya po ng sinasabi ko sa mga nanonood po ng live namin, ano? Make sure po sana yung mga pinapasa nyo ay tama, na double check, triple check. Kasi po, mahirap po na hanapin pa at balikan. Sa dami po, libo po kayong nag-a-apply sa amin. Kaya po, medyo mahirap balikan. So, sana po, yun po dun sa mga nagpapasa, make sure po na tama po at na double, triple check nyo po lahat ng pinapasa nyo. Ayun, kay Miss Princess Zaide, ask ko lang po, paano ako makapag-transfer dyan sa Bacoor campus? Back to first year po ako. Ang tanong po ay, nakapag-college ka na ba? Kasi kapag lang nakapag-college na bago ka ma-consider as a transferee, depende po sa status mo. Pwede naman pong mag-transfer sa Bacoor campus. So kung galing ka po sa ibang campus at gusto mong mag-back to zero, pwede naman po. Evaluate natin yung grades mo, yung transcript of records mo. Ma'am, good afternoon po. Ask ko lang po, kapag magpapasa ng original requirements ang irregular student, saan po iiwan? Magpapasa ng original requirements ang irregular student. Ano pong requirements ito? Ibig sabihin, old student ka na, Miss Hikaru Camacho. Old student ka na, kung ikaw ay nakapagpasa na noon at gusto mong magpasa ng original requirements, siguro sa registrar's office yon, kasi nasa kanila ang folder ninyo. Meron pong tanong para sa inyo po si Miss Grace Hapon. Hi, ask ko lang po kung may available na scholarship programs pa po. Thank you. Sabi po niya. Scholarship program po ay, as usual, palagi naman pong available ang academic scholarships. Depende po yun sa grade ninyo. Yung TDP tsaka yung test po ay, ang CHED po ang nag-ano niyan. Ang CHED ang namimili po. Random selection po sila. Lahat po ay candidate, lahat ng enrolled students. Ang ating external scholarships po, meron tayong Alagang Atilani. Yun po ay ina-apply sa munisipyo ng Bacoor. Meron din po tayong PLDT, yung Gabay Guru po, exclusively for mga EDUC lang po, mga EDUC students. So, kaya kung kayo po ay old students, ang maia-apply nyo o maa-applyan nyo panigurado ngayon is yung academic scholarships na may ano po, may grade requirement. Kung residente naman kayo ng Bacoor, applyan niyo rin po yung Alagang Atilani. Sa main campus po ako unang nakapag-enroll, si Miss Princess Aide. Nakapag-enroll year 2019, then nag-drop po ako sa lahat ng subject. Ask ko lang po, paano po ako makapag-transfer dyan sa Bacoor? Nag-drop sa lahat ng subjects. So kung ikaw po ay officially drop or unofficially drop, kukuha ka pa rin po ng transcript of records mo dun sa main campus. Tapos yun po ang ipapasa nyo sa amin. Okay? Susundin mo lang din po yung mga requirements na kailangan. So start na po ang application. Mag-apply ka na ngayon kung gusto mong pumasok ngayong first semester. Meron po sa page na ito, may naka-post na ang tawag nun, procedures kung paano po ang mga new students and transferees.
may procedures po kung paano yung gagawin. Ma'am, ito po ang tawag po dito. Tanong po ni Hernando. Basta ni Hernando. Hindi ko kasi baliktad ang pangalan niya, ma'am. Hello, ma'am. Tanong ko lang po. Hindi na po kasi ako nag-aaral sa CVSU. Nasa CVSU po ang original IELTS rating ko. Kailan ko po pwedeng makuha, ma'am? Need ko po kasi requirement for work. Kung kayo po ay nakapag-enroll na sa CVSU, ang hindi nyo na po makukuha. Kung nag-enroll po kayo, hindi nyo na po makukuha ang inyong IELTS rating. Ang makukuha nyo na po ay TOR. Yes po. Kung naging estudyante na kayo, hindi nyo pwedeng ma-pull out ang documents nyo pag may-ari na po yun ng CVSU. Ngayon, dahil naging estudyante na kayo, mag-request na kayo ng transcript of records. Hindi nyo na mapu-pull out yung IELTS rating mo. Ito kanina pa si Mr. Sanico Jomar. Ma'am, nag-message na po ako dito sa page niyo po and sa Gmail po kaso wala pa pong nagre-reply or feedback. Nakita nyo naman po ang step-by-step guide, hindi po ba? Ang feedback po namin or pinaka-reply po namin, as long as nakapagpasa na po kayo sa Google Form, ay August na po. Kaya po tayo may step-by-step process, hindi na po kayo magpapasa sa email. Ang mangyayari na po, kayo po ay sasagot po ng application forms na galing po sa link na binigay namin. Kung binasa nyo po yung step-by-step na procedure po, ang una nyo po gagawin ay sasagot po kayo ng application form sa link na provided. Sunod po, pagkatapos po nun ay mabibigyan po kayo ng application at control number. Kapag ganun po ang nangyari, ang step 3 na po ay magsasagot na po kayo sa Google Form. Hindi po kayo talaga, hindi po kayo makakapag-expect ng email na natanggap na namin. Actually po, pagka nagsagot po kayo sa Google Form, automatic na po yun. May magsisend po sa email nyo na congratulations, you have successfully answered. Or makikita nyo po yun. Magre-reflect po yun pag natapos nyo na congratulations, natapos nyo po na na-finish nyo na pong sagutan yung Google Form. Ayun po ang pinaka-respond na makukuha nyo from now. Kasi po ang releasing po ng passers ay sa August pa po. Wala, tentative pa po is August 2. So, antay-antay lang po tayo. No need na po kung nagpasa na po kayo sa online na tama po ang procedure na ginawa nyo, sinunod nyo po ang pagkakasunod-sunod, then wala pong magiging problema. No need po na mag-submit. Kasi po, tawag po dito, pag nagpasa po kayo sa campus, madudoble po ang entry ninyo. Ayan, si Angel Abihar, paano po ma'am? Kapag mayroong maling info na na-encode sa application form, paano po mabago doon po sa year graduated ng elementary? Sa year graduated ng elementary, okay. So, with that one naman, dun sa application form, pag-check naman namin yung mga cards mo, okay lang naman yun, just as long as yung card mo card mo tsaka yung certificate of grade mo na pinrovide ng advisor mo stating that you've graduated sa ganitong year, i-consider naman namin siya as valid. Baka talagang nalito ka lang nung nag-encode ka. Mr. Sai Magtibay, iba pa po ba yung COG sa TOR? Kung magkaiba po sila, paano po mag-request ng TOR? Ganito po, Mr. Sai. Magkaiba po ang COG sa TOR. Ang COG po ay grade mo lang for that specific semester. Ang transcript of records po ay grade mo na sa kabuuang taon na pinasok mo sa university. So, paano mag-request ng transcript? So, sa school na pinanggalingan mo o sa school na iiwanan mo ay punta ka lang. Kung may form silang fifilapan, fill up ka lang ng request form para makuha mo yung iyong transcript of records. Pero ang transcript of records kasi ay madalas matagal makuha compared sa COG. So para lang makapag-enroll ka, in-honor naman ng CVSU ang COG as long as yun ay sealed at pirmado. Okay po? Tapos to follow ang transcript of records. Kailangan pa rin talaga yung transcript of records para makredit lahat ng grades mo. Ayan. Ang makredit lang pala is yung grade na pwedeng makredit kasi may mga subjects na magkakaiba talaga.
Tsaka kung under ka ng new curriculum, saka lang po may makikredit. Ayun. Ayan ma'am, may tanong po ulit. Paano po mag-request ng TOR at kailan po pwede? Hindi ko po kasi natapos ang isang semester. Kaso need lang talaga. Salamat. Ayun, as per sa registrar, kung magre-request daw po kayo ng transcript of records, kayo po ay mag-email sa cvsubacoor.registrar@cvsu.edu.ph. Ma-access po yun directly ng ating registrar po. So sila po kasi ay may mga nakapending. Kung mag-request kayo ngayon, hindi nyo po agad siya makukuha kasi may mga nauna na mga nag-request sa inyo. Ayun. At saka kung sakali po na hindi nyo natapos, ang isang SEM, probably po, ang lalabas po sa TOR nyo ay puro draft, INC, depende po yan kung ilan po ang pinasukan ninyo. Pero ayun na po ang makukuha ninyo, hindi na po yung IELTS rating. Mm-mm. Si Mary Claire Tabuldan, ma'am, pwede din po ba mag-ask dito about sa admission sa main campus ng CVSU? Same process lang naman halos, pero baka kasi may ibang policy sa main campus na hindi namin saklaw na. So, mas maganda kung directly dun kayo sa main campus magtanong. Ma'am, okay lang po ba na walang LRN yung form, Ms. Jessamay Braza? Hindi naman po kami masyadong strict sa LRN. Ano po, in-include ko lang po talaga siya kasi po... kailangan din naman namin. Pero po kung ngayon po, hindi pa po available ang LRN kasi po sometimes ma'am, binibigay po nila ang LRN pagka nakagraduate na po o kaya po eh, hindi po po na po provide dahil kailangan pa pong i-request. Okay lang po yun. Just as long as tama po at saka po complete po lahat ng requirements na pinasa nyo, good po yun. Ayun si... Sino yun? Si Risha Garcia. Ask ko lang po kung anong pwedeng gawin kapag nakapag-apply po sa ibang branch ng CVSU. Nakapag-apply, Miss Garcia, nakapag-apply ka sa ibang CVSU. Tapos, anong gusto mong gawin? Anong gusto mong mangyari? Ilipat ka ng ibang campus? Paki-indicate na lang po. Opo. Ma'am, ito po. Dahil kayo po ay mas matagal sa akin sa CVSU, ito po ang tanong ni Johnny Mercado Santander. Ma'am, paano po yung sa case ko? Nag-enroll po ako 2014. Pero po hindi ko po natapos kahit per sem. Mag-aaral po ulit ako ngayon, pero nandyan pa po mga requirements po. Paano po ako mag-enroll ulit? Ayun, Mr. Santander. Babae ba, lalaki? Ayun, dahil 2014 pa, please check po kung naka-free tuition fee na tayo noon. Kasi kung hindi, at hindi ka nakapag-officially drop, baka meron ka pang balance. So kung meron kang balance, you have to settle first your balance bago ka makapag-enroll ulit. Makakapag-enroll ka pa rin naman. Hindi mo kailangang i-pull out ang requirements mo, lalo na kung sa CVSU Bacoor ka pa rin mag-aaral. So ang gagawin mo lang is yung ordinaryong pag-e-enroll ng mga old students. Ganun lang, parang returnee ang mangyayari sa'yo. Pero dahil 2014 pa yon, check mo ha kung may balance ka kasi hindi ka talaga papayagang mag-enroll kung meron. Pero kung wala naman, good for you, edi proceed ka sa process ng enrollment as old student. Ito po ma'am, specific po para sa inyo, naka-address talaga, Ma'am Steph. Kailan po adding and dropping kasi nag-start na po kami magklase, di pa din po ako nakakapag-add. As far as I know po, sino po siya madam? Ano pong name? Jeline De Los Reyes, ma'am. Ay, Jeline. Jeline ba? Si Jeline? Ay, Jeline. De Los Reyes. As far as I know po, wala na tayong schedule for adding and dropping and changing of subjects.
So kung ano po ang in-enroll sa inyo ng inyong registration advisor, yun na po talaga ang magiging subject nyo. Ngayon, kung may conflict man yan o may tawag nun, conflict na schedules o hindi nyo talaga kayang pasukan, ang mangyayari niyan is you have to drop the subject. Pero hindi nyo na siya mapapalitan. Kasi po, ang registrar's office ay nakapagpasa na po ng billing form sa main campus na yun naman ay ipapasa sa CHED. So, ibig sabihin, tapos na po talaga ang enrollment. Wala na ding adding and dropping of subjects. Ayan. So, ma'am, ito po kay Mary Claire Tabuldan. Ma'am, aswa lang po, sa pagpili po ba na ma'am makakapasa po at makakapasok sa CBSU main, naka-base po ba sa grade? Paano po kung ang reason ng mababang grade ay dahil po naka-home study po ako ng grade 12 sa PUP po? Sa PUP po, in-interview po sila kung bakit may failed grades. Ganun din po ba sa CBSU, ma'am? Salamat po. Sana masagot ninyo. Sa CBSU po, may mga courses tayo na wala namang grade requirement. So, mapalad po kayo ngayon dahil nakahang muna ang ating entrance exam. So, makakapasok kayo kahit di kayo mag-entrance exam. At meron din pong mga courses na walang grade requirements. Piling-pili po ang course na merong grade requirements po. Kaya, kung may failed man kayo, ay meron pa rin po kayong chance na makapasok. Ayan. So, ayan. So, kahit pandemic naman, mabibigyan sila ng chance, ma'am, ano po. So, huwag kayo masyadong kabahan. Mag-try pa rin kayo mag-apply. Wala namang mawawala kung magta-try kayo mag-apply eh. Ma'am, salamat. Ayan, ma'am. Kukuha naman po yung card ko by May po. Uuwi po ako ng province. Pangsamantala lang naman po. At alam ko naman po lahat ng grades ko at yung strand ko is gas. Thank you po, ma'am. Si ano, ito yung kanina, si Mr. Ed, Sir, and Toy. So, kung makukuha mo naman yung card mo, okay lang yung picture. To follow mo na lang yung card mo. Ang strand mo ay gas. So, yung pipiliin mo lang na courses is yung pwede sa gas na strand. Ano-ano nga, madam, yung pwedeng course niya? Meron akong picture criminology dito. Four courses, ma'am. Criminology, education, tsaka po, education, psychology. Naku, ako pa ang teacher sa psychology. Ayun, nakalimutan. Education, teacher in math and English, criminology, tsaka psychology. Ayun, yun yung mga pwede sa GAS. Yung mga board courses. Tama si Ma'am Liman. Ito po, ma'am, sabi po ni Joseph Villeza. Ma'am, paano po yung new curriculum na daw po? Graduating na po sana ako, kaso uulit daw ako ng first year kasi may mga naiwan ako na subject. Sayang naman po yun, graduate na sana ako kaso magiging first year ulit. Di ba ito yung no crediting tayo, madam? Yes po, back to zero po talaga kung from old curriculum siya tas mag-new curriculum. Wala na po kasi tayong crediting na subjects kapag galing ka ng old curriculum. Kasi wala na rin po tayo ngayong old curriculum na first year. Lahat po ay new curriculum. Ma'am, paano po yung new curriculum na daw po ngayon? Graduating na po sana ako. Ito ba yon si Joseph Villeza? Yes. Babalik daw ng first year. May old curriculum ako na iwan. Paano yun? Sayang naman po. Sa nakaraang lahat. Kung ay ganito, Mr. Joseph, ikaw ay graduating na? Saan ka galing na school? Kasi po, ang CVSU ay meron po kaming ruling na hindi ka pwedeng tatanggapin as transferee kapag po ikaw ay mag-third year na. O third year standing sa pinanggalingan mo. So, kung lalo na hindi ka pwede kapag ikaw ay graduating. So, hanap ka na lang siguro ng school na pwede yung case mo. Ito po kay Trisha May Vanilla. May case po ako. Yung pinsan ko po kasi new student transfer is second year student sana Desem. Sinagutan po niya yung pre-registration ng Google form. Then nag-email po siya sa isang advisor as instructed by the school.
After po nun, ay, ito po, wait lang. Sumisingit po ang ating campus registrar. Shout out sa mga pogi naming registrar staff. Hi, pare ko. Hi, Sir Jim. Comment po si Sir Jim Well. Sumaside comment dito, madam. Ang sabi niya po. Ang adding and dropping last March 4 pa po. Ayan. Tapos na ang adding and dropping. So, dapat po lagi tayong makikinig kasi sa announcement ng registrar. Pansinin nyo naman kasi si Sir Jim Well. Lagi po yan nag-update. So, kung ano po yung mga pinupost niya, pansinin po natin. Minsan kasi hindi natin pinapansin. Magugulat na lang tayo. Hindi na pala tayo makakapag-add and drop. Ma'am, so, balikan ko. Yes, madam. Ma'am. Ay, tapos po na si Ma'am Vanilla, ma'am. Ang dami. Ito si Shaira. Ma'am, paano po mapapalitan yung pinasa na application form? Naglabas po kasi ng announcement yung main campus na need daw i-attach yung one by one at lagyan ng firma yung application form. Paano daw mapapalitan, madam? Upload na lang siguro sila ulit, ano? Opo, upload na lang po ng bago. Kay Mr. Paul Del Rosario, considered as void po ba yung application form kapag inedit sa PDF Microsoft Office? Nilagyan lang naman po ng one by one picture at ng perma. Wala naman po ibang nabago sa mismong form. Okay lang po yun. Just as long as tama po, same ang format at nalagyan ng picture at perma. At readable po at clear po ang copy. Wala naman pong problema doon. Hindi naman po kami masyadong maselan. Huwag po kayo masyadong kabahan. Mr. Sai Magtibay, paano po mag-request ng TOR at Good Moral po? Mag-request po sa school mo, punta ka lang dun sa school mo, tas mag-request ka. Sabihin mo lang, kailangan mo ng Good Moral tsaka transcript mo. Oh ma'am, si Joseph Villesa po, hindi daw po siya transfer, ma'am. Hindi po ako transfer po. Ano po daw yan, ma'am? Si Joseph, ano nga yung concern niya kanina? Pag-graduate na siya, madam. Graduating, hindi siya transferee. Eh, di ba, ang concern niya is lilipat siya ng school, yung mag-isa new curriculum, yung back to first year. Kapag lilipat, matik yun, ano, transferee. Pero kung fourth year siya, tapos may subject lang siya na naiwan na from old curriculum, pero nasa new curriculum na siya, yung curriculum na inanuhan niya ngayon, nasa new curriculum na, edi mag-cross-enroll niya, hahanap siya ng school na offered yung ganong subject. Dapat same course title or course description. Tapos same units. Ihingi ng course description doon kung katulad na katulad dito sa CBSC Bacoor yung itinuturo doon sa subject na yon. Tapos dapat hindi conflict doon sa schedule niya na in-enroll sa CBSC Bacoor yung subject na kinuha niya doon sa ibang school. Ito ma'am, para sa inyo po ito ma'am, kay Camille Rose Parilla or Falas. Ma'am, may update na po ba sa Angara Scholarship? Para po sa mga athlete, ask ko lang po. Angara Scholarship. Alam nyo yung Angara na yan, na naguguluhan kami sa pangalan, Angara siya, tapos dating kay Jolo, tapos naging Angara. Angara mo. Na naging, hindi ko malaman kung ano na yung tunay, TDP. Pero sa chat talaga yon yung Angara na sinasabi. Ako, ma'am, kasi po ang alam ko po pagpasok ko Angara nga po 'yan. Tapos nung sinabi sa akin ng SA ko na siya ay nagtulong dunong, sabi ko, "Oh, talaga sino sponsor niyan si Angara?" Sabi ko, "Ay, bago na naman ang tawag." So ayun po. Kaya nga yung meron kasing mga iba dahil iba ang tawag. So akala nila iba 'yon. So ina-apply nila, tapos meron na pala silang scholar sa let's say test. Et chat din 'yon. So ngayon nagdoble. Ngayon, isa lang ang kailangan nilang piliin kasi nga ay parehong sa CED. So, regarding po sa Angara Scholar, please coordinate with Sir Carl about the releasing, tsaka kung ano yung latest na nirelease na. Kasi alam ko may na-release nung bago mag 2021. Ito pa, ma'am. Mary Claire Tabuldan, ma'am, salamat po sa sagot. Bali, international studies po kasi ang kukuhain ko, ma'am.
Yun po ang nilagay ko. Kasama po ba yun sa board exam na course, ang international studies? International studies pang main campus. Hindi ko lang po alam kung meron yung board exam. Parang wala, parang tourism ata din ang sa clown nun, ma'am. Pag ganun. Kasi kung tourism, wala namang board exam yun sa atin, di ba yung HM? Ito din si Ms. Tabuldan. Ma'am, ask ko lang po sa pagpili po ba ng makakapasa po sa CVSU? Ay, ito yung kanina. Opo. Sa ngayon, oo. Ito pa, ma'am. Kailangan po ng TESDA ang TOR at Good Moral po from CVSU. Paano po magre-request sa inyo? So, ayun po, nabanggit na po ni Madam yun kanina. Mag-email po kayo sa registrar kung ano po yung requirements na kailangan nyo pong kunin. Pero po, wag po kayo umalis, kukuha nyo agad. Kasi po, since pandemic, talaga pong nakapile up po, no? Sobrang dami pong nagre-request din ang mga requirements nila sa registrar. So, konting isa at antay lang po tayo. Kay Jeanette Apadilla, ma'am, wala na po bang pag-asa na makapag-criminology ang isang BSHM? Anong strand ka ba? Anong strand ba yung pinanggalingan mo? Nakapag-college ka na ba dito sa CVSU? O nga. Kasi kung same ang strand ng criminology tsaka BSHM, medyo may pag-asa ka kasi nakabase tayo sa strand. Tapos dapat ikaw ay walang failing grade kasi may board exam ang criminology. So, depende yon sa department head kung papayagan ka. As ang mahalaga talaga sa amin is pareho ng strand. Pasok ka sa strand. Ito, si Chinese, hindi ko alam yung pangalan niya. Ma'am, ask ko lang po kung kailan po ang pasukan at face-to-face classes po ba o online pa rin po? As of now po, online pa rin po tayo. Wala pa rin po tayong face-to-face. Pinagbabawal pa rin po yun. Lalo ngayon na dumadami ulit ang COVID cases. Ayun, online pa rin po. So, antabay tayo kung kailan po tayo magkaroon ng face-to-face. Ayan. Ito ma'am, Tamayo P. Mary. Baka Mary P. Tamayo. Paano po mag-apply ng scholar sa test? Ayan. Ayun, so hindi ang test po, ito, ang test, sila yung mga batang mapalad sa lahat ng mapalad. Alam nyo kung bakit. Magugulat na lang sila, kukuha sila ng makakatanggap sila ng 40,000 sa loob ng isang taon. Nang hindi nila alam, char. Yun po kasi ay lahat po ng enrolled sa CVSU Bacoor ay pinapasa po namin lahat ang soft copy ng registration form sa CHED. Ngayon, si CHED po randomly ang pipili kung sino ang gusto po nila na makuha, nakukunin na estudyante. So, wala po talaga kami literaling hawak doon kung sino-sino. Merong iba na magkapatid sila, nakuha, mapalad talaga. Oo. So, yun. Sana nasagot yung tanong. Chat po ang pumipili, hindi po kami. Pero lahat po may, kayo. May chance. May case pa tayo nun, ma'am. Paalis na. Pa-transfer na siya. Tapos biglang nagbigay ng list si Tess. Oo, ay, biglang... Hindi na tumuloy. Yes. Meron nga... magpapapirma na nga sana ng exit clearance. Tapos nung nalaman na kasama siya sa test, hindi na tumuloy, mag-enroll na lang ulit. Kasi nga, sayang yung test. Tuloy-tuloy kasi yun. So, opo, tsaka nakakatuwa yun, ma'am, kasi magkapatid sila. Sabi ko, wow, nakakatuwa naman, naka-jackpot pa kayo magkapatid. Pero, kasi ang SA din natin, ma'am, si Junel, di ba, nakachamba din siya. Meron nga diyang mga less fortunate kung tawagin na nagrereklamo kasi nga may mga mayayaman naman o mga mapera na nakasama sa test. Eh, hindi naman kasi natin nahawak yun. At di rin naman kilala ng CHED. Kasi hindi rin naman hinihinga ng requirement na ano. Ang requirement lang ay yung soft copy ng registration form. So, si CHED tayo magreklamo, char. Pero ayun, sana nasagot yung tanong na si CHED po ang namimili. Hindi po ang CVSU. Ayan, ma'am, hingin ko po ulit ang email ng registrar
So ayan po, cvsu.registrar@cvsu.edu.ph. Yun po ang email. Sana po wag kayong mag-direct message sa ating mga registrar personnel kasi po nabobombard din sila, natatabunan yung na pumuputok yung inbox nila sa dami ba naman ang nagme-message. So madalas hindi nila binubuksan yon, lalong hindi mapapansin yung inyong email. So dun po kayo mag-message sa official email po ng registrar. So, ma'am, si Virgie... Si Virgie Pakul ba? Hindi na ba kailangan ng COG kung may grades na ng first quarter ng first sem? Kailangan pa din po. Ang hindi na po namin inihingaan ng COG ay yung mga nakatapos lang po ng grade 12. Pero po kung kayo ay currently studying grade 12, required po kayo na magpasa ng certificate of grades. Ayan po. Ayan si Mr. Ed, sir, and Toy. Ikaw pala ay nakapag-college na. So, nakapag-first sem daw siya sa Masbate. So, kapag po ganun, transcript na po ang ipapasa mo. So, hindi na po card mo nung high school, hindi na rin COG mo nung high school, kundi yung transcript na. Pero kung matagal mong makuha ang transcript, kasi kadalasan to follow, 15 days, mga ganyan, COG po, pwede naman. One sem lang naman yung sinasabi mong nakapag-college ka. So, kahit COG muna para lang makapag-enroll ka, basta kailangan selyado yan, may seal, tsaka may pirma. Pero, ire-request mo pa din ASAP yung inyong transcript para susunod yon. Kasi kailangan pa rin po yon. Okay, Mr. Entoy, sana po nasagot. Good afternoon, ma'am. Need pa rin po ba pumunta sa school for requirements? Kahit po ba nag-submit na online? First year student po ba ito, Mr. Calves o Ms. Calves? Kung nakapagpasa na po online, wag na po munang magpasa ng hard copy hanggat wala pa pong advice na kailangan nyo nang magpasa. Kasi sabay-sabay po yan kinukuha. So, kung for enrollment yan ngayong semester, ngayong first semester 2021 to 2022, online lang po muna. Yung soft copy lang po muna. So, mag-a-advise, magpo-post po sa page na ito kung kailan po kayo i-re-require ng hard copy ng inyong requirements. Tama ba, Ma'am Rimat? Yes po, tama po. Ma, para sa inyo po ulit, kay Jun Cisnorio, magkaiba po ba ang test at ang TDP? Yes po, magkaiba po. Ang TDP po, ayon po yung tulong dunong. Ang test po is yung tertiary education subsidy po. Yun po yung 20K per semester. Mas malaki yung sa test kesa sa TDP. Ma'am, ito, bumalik na naman si Joseph Villeza. Talagang dedicated sa tanong. Wait lang, madam. Yung TDP at test, magkaiba yun, pero pareho pong sa CHED na scholarship. Kaya hindi pwedeng applyan ang pareho. Dapat isa lang. Yun po. Sige, ma'am. Go. So, ma'am, si Joseph Villeza ulit, ma'am. Sa CVSU ba ko or po ako, ma'am? So, ibig sabihin po ba, ma'am, hanapin ko sa ibang school yung old curriculum na subject na kailangan ko para kung makompleto ko po yung mga subject na naiwan ko last sem. Tama yes po ba? Opo. Maghahanap ka ng school na may ganung subject kagaya nung sa atin na pang old curriculum na kasi hindi po yan i-offer. Hindi na i-offer yon lalo na kung ikaw lang ang estudyante. Kasi po tapos na yan. Kumbaga, new curriculum na tayo. So, maghahanap ka ng school. Ang disadvantage lang nun, kadalasan kasi sa mga school na mag-offer nun is mga private school. So, may tuition fee yun. So, hahanap ka nun, tapos kukuha ka ng letter of recommendation sa registrar's office natin na para payagan kang mag cross-enroll. Pero bago ka kumuha ng letter of recommendation, maghanap ka muna ng school. Tapos alamin mo kung sino yung aadresan ng letter of recommendation bago ka kumuha noon sa ating registrar's office. Maliwanag yon, Mr. Joseph? Talagang makatapos, Mr. Joseph Villeza. That's your best option coming from our student affairs head. Ms. Zaide, ano-ano po requirements para makapag-transfer? Sa page po na ito, Ms. Zaide, may mga list of requirements for transferee. Ayan, paki-follow na lang. Ito po, ma'am. Good day. What if po no second sem ko po is may grade po akong NF?
Di ko pa po napalitan. Pwede po bang to follow na lang if ever matagalan? Ano nga yung NF, ma'am? Wala rin ako idea, ma'am, sa NF eh. Kasi NG ang alam ko, no grade. NF, eh, not failed. Not failed. Not failed, incomplete. Hindi ko sure. Na lang. Ayun, paki-indicate naman po dun sa na-comment. Eh, enlighten mo naman kami sa NF na yan. Ako NF kasi iba yung code namin eh. DRP drop, mga ganun. DRP drop 4 yun lang sa amin eh. Yung NF bago sa amin. Enlighten mo kami. Ma'am, si June, si Snorio po ulit, paano po mag-avail ng TDP? TDP? Sila po mismo ang nag-a-apply nun sa CHED. Pinupuntahan po nila yung sa tulong dunong po. Oh, ayan. So, mag-ready ka na. Punta ka ng Quezon City. Quezon City ba sila pupunta, ma'am? Oo, ang iba, Quezon City. Pero meron yata tayo sa Region 4A. Di ko lang alam. Di ko alam kung saan, ano, sa DASMA ata. Di ko sure. Yun, check nyo na sila, lang. Sila, nun, ma'am, sa Quezon City sila nagpunta. Ayun, yung iba sa Quezon City. Pero dahil may pandemic ngayon, ako, huwag kayo sumugal. Sa halagang 12,000, magkaano kayo. Mahirap na. Ayan, ulit. Pareho lang po ba ang pag-avail ng TDP? Pareho lang po ba ng test? Ayan, kanina pa po sinagot ni Ma'am Steph yan. Ayun po ang test ulit. Ay, CHED ang namimili nun. Hindi po sa atin pinapasa. Yung TDP, ina-apply po yun sa CHED. Kung ano-ano po ang requirements, yun po ang hindi namin masyado alam. Tanong nyo po si Sir Carl Roland Blasco o kaya po si Ma'am Kalaobanan kasi si Ma'am Kalaobanan po dating scholarship ko or Ma'am, may hinay NF, not finalized. Ay, antaray. Not ay, finalized. Pwede yun, na failed. Pwede din, na passed. So, ano oo nga, ma'am. Yan? Mahirap yun. INC yun, ma'am, eh, no? INC. Oo. Antayin natin ma-finalize. Kasi INC ang katumbas niyan sa amin, eh. Kasi mamaya mag-evaluate yung mga head. Tapos, itong NF na ito? Not pasado? Ganun ba yun? Hindi sila sure. So, ayan. Ito si Ms. Zaydet, yung kanina, nag-enroll po ako sa main as first year. Ayun, yung kanina pala to. So, okay na to. Ito yung si Ms. Detablan, yung NF. Opo, ito ma'am, si January. Ang hirap pa sa'yo. Si Ms. Mr. Oliveria. Hi, ma'am. Hi, sir. Lang po. Ito yun, ma'am. Hindi, si ano po, Mr. Oliveria po. Oo, ma'am. Hi, ito naman si Sir Oliveria. Nakita mo naman ang ganda-ganda namin today. Sir naman ang tawag mo sa amin. Nakakaloka naman. Ma'am po, ayan. So, ask ko lang po. Yung ipinasa ko po kasing doc sa admission is walang pirma. Like yung card, good moral. Ipinasa po sa akin ng school na naka-PDF at walang pirma. Ayun po. So, you have to contact your advisor. Para at least po is ma-certify kahit po yung certificate of grades. Kasi problema po talaga yan, lalo na po sa mga school na nagsara. Eh talagang pong PDF at wala po, raw lang. Di ba yan yung pinag-usapan natin last time, ma'am? Na raw lang yung pinapasa ng mga school. Na walang pirma or whatsoever. So, baka po pwede yung kontakin ng inyong advisor, Mr. Oliveria, na tawag po dito eh, bigyan po kayo ng i-certify po ang inyong grades para po at least eh matanggap po at ma-qualify po kayo. Kasi po pag in-evaluate kayo tapos nakita po na walang pirma or walang proof that it is legitimate, baka po i-overlook lang siya ng mga evaluators na, or mga department chairpersons. Kay Miss Mendoza, Isabel Mendoza, ma'am, pwede po ba mag-shift ng second year BSBM sa inyo kahit na natapos ko po yung first year ng accountancy po. Saan po nang galing? Saang school nang galing? Pwede naman. Pero po, please be informed na hindi lahat ng subjects ng BS Accountancy ay katulad ng BSBM. Kahit pa kunyari parehong CBSU yun. Kasi magkaiba po yung program.
Pwede naman pong mag-enroll, yun nga lang, kung kahit pa parehong new curriculum ang pinanggalingan at yung new curriculum din ang lilipatan, hindi pa rin po lahat yun makikredit. Meron at merong makikredit yung mga common subjects, pero meron din pong hindi. So, pwede naman pong mag-shift. Depende pa din po sa strand, ma'am, di ba po? Ayaw kung po. Siya po ay first M. Pero dahil tinanggap naman siya as BS accountancy dun sa kung saan man siya, possible naman to sa BM. Opo, ma'am. Ano naman siya, inline naman siya. So, pero tingnan natin yung ano mo, for evaluation pa rin yung iyong grades. Ayan, ma'am, si Errol Salivio. Ask ko lang po saan pwede humingi ng copy of course curriculum. Need lang po sa requirements sa in-applyan sa scholarship. Ayun, ano pong course, Mr. Salivio? As what I have said, meron ako ditong copy ng new curriculum ng BSIT and BSCS lang. Ang old curriculum, meron naman akong copy ng lahat ng courses. Pero yung sa new curriculum lang po ang 2 courses lang. So, kung ikaw ba ay new student, new curriculum ka ba, old curriculum, anong course? Para po masagot natin yung iyong tanong. Etong si Sarah, kanina pa to, ma'am. Ma'am, nag-message na po ako dito sa page nyo. Application form ko po. Pwede po ba na pumunta na lang po ako sa school sa Lunes and dalhin ko na lang po yung application form ko po and control number para po mapabago and ma-enroll po ako sa CBSU Bacoor? Kailang enrollment ba to, Mr. Sanico? Yung pang ngayong first semester ng 2021 to 2022? Kasi po, sa ngayon, lahat po ay online po muna ang kinukuha naming requirements. Ano, sinagot ko na siya kanina, ma'am. Kasi baka pag napasa na siya online, parang bago lang po to, ma'am. Kasi parang hindi ko naman siya nakita na nagpasa. Muna. Wala muna kaming tatanggapin na hard copy. Ayan. Ma'am Isabel, ayan, kung ABM po kayo, congratulations. Pasok po kayo sa BM. Pasok kayo sa banga. Ito, ma'am. Ito po si, last na daw po niya. Last na daw na tanong po ni Mary Claire Tabuldan. Ma'am, last question na po, ma'am. Ask ko lang din po. May email po kasi sa akin ng CBSU OSAS at sinabi po doon, madami daw pong mali. Ayan po. Tawag po dito, kasi po, baka main campus po ata ang in-applyan ninyo. Pagka ganyan po, sila po ang may concern dyan, hindi na po kami. Kung sa main campus po kayo nagpasa. Kasi po sa Bacoor, ninonote naman po namin dyan kung sino may kulang na requirements para po pag nagtanong sila sa releasing ng passers kung ano naging problema, meron po yung remarks na halimbawa, hindi po verified ang requirements o kaya po hindi po umabot sa ganitong grade. Pero po yung sa main campus, iba po ang process nila. So, pwede po kayong tumawag sa kanila. Ito kay Miss Bongon. Ma'am, ask ko lang po kung pwede pa po ba magpalit sa Bacoor po. Dapat, ma'am, pero sa iba pong branch nakapag-register, pwede po ba mapalitan yon? Thank you po. Pwede ba yun, madam? Ano po yun? Sorry, ma'am. Bago nang isip sila, ang na-register nila dapat sa Bacoor, tas na-register nila sa ibang school, sa ibang branch. Ayun po, kailangan po nilang i-email, ma'am, yung pinagpasahan nila, ma'am. Kasi po, para po ma-delete yung application number nila, ma'am. Kasi po, dun sa website namin, ma'am, na-access namin yung application number nila. Ipo-provide lang yon. Tapos po, deleted na. Ayun, Bongon, ipaki-email daw yung branch na pinag-applyan mo para ma-delete ka doon at apply ka ulit for CBSU Bacoor. Miss Maxlin Concepcion de Leon, ayan, nireplyan ka po atan last time. Ang concern mo po is kukuha ka ng bagong application number. Dinilit ko na po yung application number mo at dinilit ko na rin po yung entry mo sa Google form namin. Siguro po, what I can advise is para po hindi po kayo gumawa na lang po kayo ng bagong Google account or bagong email para po hindi po ma-detect na website. Pero po, on my end, na-delete ko na po yung application number ninyo and at the same time, yung entry nyo po sa Google form namin.
I'm not sure what is wrong with the website, pero po siguro the best option is gumawa po kayo ng bagong email para po kayo po ay makapagsagot ulit. Pero on my end po, I made sure na na-delete na po yung entry niyo po sa Google form namin at na-delete ko na rin po yung application form niyo para hindi po madoble. Ayun, si Miss Mendoza, Isabel Mendoza, ABM daw siya sa Perpetual Molino. Ayun. Si Salivio, ayun, ma'am. Kanina, first year BS Psychology daw siya. Ano nga yung kaninang ask niya kung saan pwedeng kumuha ng course curriculum? Ayun po, BS Psychology, wala po akong hawak na course curriculum at course checklist ng BS Psychology. So, please proceed na lang po sa registrar's office para mabigyan kayo ng copy noon. Anak, ako naman ay teacher mo. Sana ako'y piniin mo na lamang. Ayun, pwede naman pala yun. Mr. Salivio. Si Ma'am Timatang. Sinend ko yan sa ating GP. Joe Branzuela, meron ka pang tanong? Kamusta? You're watching? Ayan, ma'am, no, so sabi po kasi yan nung last time nung ako po yung nag-duty sa school, nagtatampo daw sila kasi daw hindi ko daw sila sina-shout out. Shout out po kay Sir Ryan Mojica, kay Sir JC, at kay Sir Jimuel Dacanay, ng aming registrar. Sir Arson Esporlas, namin po mapogi at masisipag na registrar staff. So ayun, ma'am, so parang today po eh marami na tayo nasagot na tanong. Siguro po next week po ulit ay salamat po pala, ma'am, sa pagpapa-unlock, pagbigay ng inyong time para po kami ay masamahan today. So marami po silang natutunan about sa mga scholarship na sigurado naman po ako hindi ko masasagot. Thank you so much po, Ma'am Stephanie, for joining mo today sa ating Facebook Live. So sa ating pong mga viewers, antabayanan niyo po kung sino po ang magiging susunod kong guest. No? Guest the guest. Oo. Yon, sino kaya susunod ating guest?